Hello everyone, welcome back with another vlog, and for today's video, another day, another kaartihan sa buhay, char. So marami ang nakapagsabi sa akin na nabitin daw sila, ay hindi naman marami, pero may mga nakapagsabi sa akin na nabitin daw sila sa kwento ko nung nakaraan, which is yung about sa braces ko nga. Hindi ko alam, natapos ko naman ata yun, pero hindi daw tapos. So ang nangyari kasi doon, may mga batang dumadaan, like bumibili lang sila ng candies or something, kahit isang item para makadaan. At yun nga, kasi yun yung rule namin sa tindahan, hindi gate or hindi daanan yung tindahan namin kasi may main gate naman. So yun, ginagawa nilang shortcut palabas ng subdivision yung tindahan namin. So, ayun, nadurog na yung powder ko. And yung mga yon bumili lang para makidaan. So, bumalik nga sila eh. Tapos wala na sila binili nung bumalik sila. Parang gate pass nila yung pagbili nila ng something or candy, ganun. Yung ibang as in piso. Pag nahiya sila, piso paglabas, piso pag pasok. So, ayun na nga. Nakita lang nila na, I mean, yung isa lang naman, so, may kasama siya, pero siya lang yung nakapansin. Sabi niya, may braces ka, ate. So, yun nga, tinanong ako kung magkano yung bili ko. Ang inassume ko doon, sa magkano yung pagpapa-brace ko, pagpapa-kabit ko ng brace. Pero, ang nasa isip niya pala talaga kasi is bili. So, hindi ko alam kung ano yung binili niya na halagang 1K. Nakapagtanong-tanong ako dito. Iniwanan yung vlog eh. Nakapagtanong-tanong ako dito. Parang mura na nga yung 50K. I mean, 45K nung first na nagpaano pa ako. That was 2015, 45K yung first braces ko. Pero ngayon nagpa-treatment ako. Pero sa another dental clinic, 65K siya ngayon. Ewan ko kung may mas mura pa. May mas murang sinasuggest yung classmate ko. Pero nasa QC ata yun. Ang layo naman, nasa Cavite ako. So, sabi ko, dito na lang kasi mas malapit. Dati nga, lalakarin ko lang eh kasi nasa kabilang subdivision lang eh. Kaso, yun nga, hindi na sila nag-open. Sayang eh. Tapos na sana tong braces ko. Kasi nga, diba, yung upper ko dati, natapos na din. Natapos na yung upper ko dati. Kaso, dahil sa sobrang tagal. And hindi ko nasuot ng ayos yung retainer. Ayun. Nag-move siya. Tapos ngayon, ang update ay may natanggal na na bracket. So, another 500. Grabe! Last time yung allowance ko yung pinangbayad ko. So, yun. Another kwento. So, pumunta kami sa Ongpin. Ang bala ko kasi is bibili ako ng necklace gamit yung nakuha kong allowance dun sa OJT ko. Pero, sabi ko, iipunin ko na lang muna. Kasi nga, para mas maganda. And, ang sabi ni Mami, pupunta kami na isitan sa Karyedo. And, may kasama kami nun, si Ate Lerma. And, ang alam ni Ate Lerma is isitan recto. Which is yun yung alam ko kasi yun yung nadadaanan ko. Pagpa-uwi ako, galing sa school, papunta dito sa Manila kasi malapit yun sa Avenida. Which is yung mga may bus doon, doon ako nasakay. So, sabi ni Mami, malapit lang yun dito, lalakarin lang natin. So, sabi ni Ate
Lerma. Hindi, malayo yun. Magjeep pa tayo. So, nagjeep kami. Tapos, nagjeep kami. Pagdating namin doon sa Isitan, tinignan lang namin. Wow, nakarating kami sa Isitan. Tapos, bumalik na kami. Pero, naglakad-lakad na lang kami. And, yun nga, may nadaanan kami ng mga shops. Sabi ko, bibili ako ng mga damit. I mean, short pala. To be specific. Kasi, wala, pambahay lang. Nakadaan kami sa mga shops. And, ang nabili ko lang. Sa sobrang kuripot ko. Ito. Pambahay na chinelas. Which is my tag price na 85. Diba? 85 yan. Hindi kaysa dun sa mga, ano. Ano yan? Mga tig 100 or 200 plus. Eh, pambahay lang naman. And, itong belt. Ito, sobrang... Hindi ko pa pala natatry ito. Baka hindi kasya sa akin. Sobrang kailangan ko ng belt. Kasi nasira na yung mga belt ko eh. And may belt kasi na binili sa akin si mommy. Pero sobrang haba niya. Like, sobrang haba niya talaga. Oh. Parang paikot na sa akin. Nakaganyan na siya. So ito, hindi ko pa natatry. Kasi nung binili to, meron pa yung bilog na ano, nakasabit. And hindi ko matanggal yung tape. So yun na nga. So happy trip. Hindi ako nakapag-vlog dun. Which is sabi ni mami, mag-vlog ako. Pero umpisa kasi nang nanakawan ako ng phone. Sobrang natatakot na ako maglabas ng phone in public. Oh, in public talaga. Oh, kasi diba syempre maraming tao. Ewan ko, parang kahit nga sa tindahan, natatakot ako eh. Kasi nga sa tindahan mismo nakuha yung phone ko. So may vlog ako noon na nakakuha sa CCTV na kinuha yung phone ko. Kung hindi nyo pa napapanood, baka kilala nyo. Char! Wala, naiyaman mo na siya. Sa kanya na yung phone. Buti na lang talaga, hindi ako bumili ng mamahaling phone nung time na yun. So baka lesson lang siya. Na kaya ako bumili ng ganung phone. Pero syempre, sayang pa rin. Ano ba yun? Ba't hindi ko maayos-ayos to? I mean, matanggal-tanggal. So, ito, try natin to. So, habang naghihintay ng ano, ng ipapagawa sa amin sa OJT, ito ako nagpa-vlog. Multitasker yan. Sure. Kailangan ka talaga ng gunting. Huwag na i-feel it. Ang hindi naman dapat. Hugot yarn. Ayan na. Chancharan. Taba ako na. Hala, baka may C naman to. Hala. Char. Kasya naman. Parang ewan. Maluwag din yung ano kasi masikip yung susunod. Ay, hindi. Okay pala. Gosh. Taba ako na. So true talaga. Food is life kasi eh. Oh, ang size niyan ay 30. Size nung, ay yung haba pala. So, wala. Yun lang yung nabili ko. Saka itong salamin. Nadamay pa ako sa pagpapagawa ng salamin. Pero, ang bala ko kasi talaga, sa Shopee ako bibili kasi diba madaming mura doon. Tapos, wala, parang ganito din yung itsura niya. Pero, tinignan ko sa yung mga reviews. Tapos, may mga parang hindi naman daw totoong anti-radiation or may parang namaga yung mata. So, natakot ako nung nakita ko yun. Tapos, nung ano nga, nung nagtanong ako dun sa pinagawa ng salamin, sabi, wag nga daw basta-basta bumili sa ganun kasi kailangan din i-check yung grado ng mata and ma-adjust yung lens nung salamin. So, yun. Hindi naman malabong-malabo yung mata ko kasi 25 lang naman. Tumaas lang ng konti. Pero ang sabi nung nag-check ng mata ko is, ayun nga daw yung simula ng pagtaas ng grado and tinatanong nga kung nasakit yung ulo ko
before kasi, sumasakit talaga yung ulo ko. Like, sa sobrang sakit, nag-vomit ako. Kasi nahihilo ako. So, nung nagpa-check up kami, sobrang ano nito. Like, sa sobrang kabasa akin ng mga, ng parents ko, tinakbo nila ako sa ER kasi sobrang yung pagsusuka ko kasi nga nahihilo ko. And nung pagdating sa hospital, parang umukay naman ako. So, ang iniisip ko nun is baka puyat lang ako or nagutom, ganun. Kasi pag nagugutom ako, sumasakit din yung ulo ko. Kahit sino naman ata. Hindi yun yung iniisip ko. Kasi nga, wala lang. Parang nagsayang lang kami ng pampacheck up. Tapos pinainom lang ako ng, ano, nung nilalagay sa tubig na, ano, tinutunaw. Para hindi ma-dehydrate. Yun. Tapos pag uwi ko, okay na ako. So, ang sabi sa akin, pag sumakit pa daw yung ulo ko uli, na ganun at ganun pa rin, is either pacheck ko yung mata ko, or baka, kung worst na, is sa utak daw. So, and then, after nun, hindi na ako nagpa-check up. Pero, nararanasan ko pa rin yung pagsakit ng ulo ko. And, yun nga, ang iniisip ko parati is puyat. Kasi nga, parati akong puyat. And, eto nga, baka nga ang dahilan ng pagsakit ng ulo ko is dahil tumaas lang ng konti yung grado ng mata ko. So, yun. Pero, hindi ko siya ginagamit na ano eh. Na as in, ganito. Inagamit ko lang siya pag, eto, nakaharap ako sa computer, nakaharap ako sa laptop, tapos nagsiselfone pa. Yan, or pag babad ako sa, kunyari, sa ginagawa sa work, ay, hawak-hawak is Vicks. Ayan, wala, gusto ko lang amoyin yung Vicks. And, churin, naka 11 minutes na tayo ng kakadaldal ko. So, yun, maraming salamat sa panonood at pakikinig sa aking mga kwento. At sana patuloy nyo akong suportahan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na yung subscribe button. At mag-like, comment, and share. Hindi, maganda kaya yung necklace. Pag wala ka ng pera, pwede mo na isanla uli. O magkakapera ka uli. Char! Ang dal-dal ko! So, sige na. Maraming salamat talaga. Thank you for watching.